Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Masustansya, mainam na kainin araw-araw. Yan ang gulay. Pero mga kapuso, bakit tila mabigat sa bulsa? Ang presyo ng gulay ngayon sa palengke. Ating alamin kung saan ang gagaling ang gulay na ating kinakain araw-araw. Mula taniman hanggang pamilihan. Magandang gabi. Ako po si Malumang Ahas. At ito ang Investigative Documentaries. Wala na kaming balak na maghanap ng ibang pagkakakitaan. O halimbawa, makaisip kami lumuwas sa Maynila para makapagsapalaran pa doon. Mas maganda kasi ang buhay dito. Mas kumikita naman kung sa kitaan at kitaan, kaya din namin kumita ng kinikita ng iba. Magtatatlong dekada nang magsasaka si Ami. Nakikisaka siya sa isang ektaryang lupang ito sa Mamalauno, Sariaya, Quezon. Sa ngayon ay tayo nandito sa aming greenhouse, maliit lang na greenhouse. Ito ay ginagamit namin para makalusot yung aming mga halaman pag nagtataghangin. Kasi ngayon ay panahon ng tagbagyo, kaya naglagay kami dito sa loob ng greenhouse. Carrots, arugula, bell pepper at kamatis ang ilan sa mga tanim nila. Tatlong buwan bago makaani ng carrots at bell pepper. Ang arugula naman ay isang buwan bago anihin. Sahog ito sa salad. Pwede rin siyang toppings ng pizza. Pwede rin siyang ilagay sa loob ng sandwich. At mas maganda kinakain siya ng hilaw. Para ma-maximize natin ang enzymes, ang fiber, at saka ang nutrients. Tatlong buwan naman bago makaani ng kamatis. Ganda rin yung bundle mo. Gaya ni Ami, matagal na rin sa pagtatanim ng gulay si Ramil. Anong may nabalitaan ako na isang farmer na umunlad, doon ko nakita na may isang magsasaka pala ay pwede rin umunlad. Yun, doon ako nag-start na kinarar ko yung pagtatanim. Ito ang klase, umaabot ito ng 30 pesos per kilo. Ito naman, halos 45 pesos. Ito yung ano, yung class A ay 65 siya per kilo. So, ipapack nyo ho yan according dun sa klase? Oo. Kaya dapat, quality rin yung ano, yung packaging mo. Kamatis, ang palayas, sili at papaya ang produkto niya. Ang papaya at sili ay pwede silang magkasama kasi parehas na silang hindi kasino inaatake ng insekto. Ang sili hindi siya inaatake ng insekto kasi mahalang siya. Ayaw din ng insekto na mahalang. Ito, green papaya halos isang taon bago magkabunga. Okay, meron siyang tinatawag na papain na maganda to sa nagfa-family planning yung papain kasi binabawasan niya yung urge ng isang tao. Para makontrol din natin yung dami ng populasyon. Pag-aari ni Ramil ang halos isa at kalahating ektaryang lupa. 6 na ektarya naman ang kanyang nirerentahan. Ang aking prinsipyo na lang, pagbutihin lang ang isang magsasaka, hindi malulugi yan. Mapira, daanan lang ng bagyo. Nanguna ang Quezon Province noong 2011 sa produksyon ng gulay sa Calabarzon.
Pangatlo naman ito sa mga probinsyang may pinakamalaking sinusupply na gulay sa buong bansa noong 2012 ayon sa Department of Agriculture. Mahigit 10,500 metric tons ng gulay ang kayang isupply ng Quezon kada taon. Sa ngayon, pechay at mustasa ang tanim ni Ramon. Ito, pwede na ito sa Biyernes. Good na ito. Ang laki pa itong puno nito. Magdamag. Magdamag ito. Ang laki na inalalaki nitong pechay eh. Mas dark ang kulay ng dahon, mas masustansya siya. Mas mataas ang vitamin A niya. Meron din siyang vitamin K para sa blood clotting. Para pag nasugatan tayo, madaling gumaling ang sugat natin. Upo, kalabasa at talong naman ang tanim ni Luisito sa kanyang 2 hektaryang sakahan. Ito ang tinatanim namin gulay dahil ito ang angkop sa lupa dito sa amin. Carrots, bell pepper, repolyo at sayote ang mga gulay na nakatanim rito. Ito ang tinatawag ng mga magsasaka na chop suey na karaniwang galing sa matataas na lugar. Pinakbet naman sa mga tanimang nasa mababa at mainit na lugar. Kabilang dito ang okra, talong, kalabasa, ampalaya at sitaw. Mahalaga ang gulay kasi kung tutuusin, halos lahat ng sustansya, vitamins and minerals na kailangan ng katawan, makikita natin sa gulay. At higit sa lahat, mababa ang calorie value ng gulay. Wala siyang fat at wala siyang kolesterol. Ang kalabasa, 3 buwan bago magbunga. Halos 2 buwan naman ang aabutin bago makapitas ng talong. Kalabasa ay napakasustansya. Ito ay mayamang source ng beta-carotene na vitamin A precursor. Sabi sabihin, para sa good skin. Ang talong ay mayaman sa fiber na nakakatulong magpapaba ng sugar level. Mayaman rin sa fiber ang upo. Kapag hindi na makadumi, makakatulong ang upo. Masustansya ang gulay. Masustansya rin kaya ang negosyong ito para sa mga magsasaka. Yan ang mga mag-harvest. Talagang masisipag at ito naman ang mga bukod ang naputi, bukod ang naghahakot para madali ang aming proseso. Wala kami ditong among, walang one. Kung anong trabaho namin lahat, eh pare-pareho kami nagawa at wala kaming kwan sa trabaho. Kayo'y... Dito tayo pupunta, ito ang aming talungan o tawagin eggplant bago tayo pupunta doon sa upuhan naman. Doon tayo didiretso ngayon upang makita ninyo ang pag-harvest ng upo. Yan ang mga mag-harvest. Talagang masisipag at ito naman ang mga... Bukod ang naputi, bukod ang naghahakot para madali ang aming proseso. 16 na taon nang nagtatanim ng gulay si Luisito. Nakikisaka siya sa 3 hektaryang lupa ng tiyuhin. Wala kami ditong among, walang one. Kung anong trabaho namin lahat, eh pare-pareho kami nagawa at wala kaming kwan sa trabaho. Eh, mamaya ko pa malalam po yun din sa sentrong pamilya. Kung ano ang lalakad ng presyo, yun ang aming sinusunod. Ito, kaya kahit medyo malaki, sana'y good kung makainis ang balat. Ngayon, ang balat niya ay pangit. Eh, hindi natin pwedeng i-good. Masisira tayo sa ating buyer, ay hindi kukuha sa susunod. Pag sinamahan mo lang ganito, ito ang tamang laki.
ng upo pag hinarbis. At ganito kakainis, ito'y good. Dahil balat nito ang pinaglalabanan palagi ang puan na mamimili. Basta pangit ang balat, sime. Pero pag maganda ang balat, good. O ito, ito'y good na ito. Sakto-sakto na ito. Maganda ang pagkaklase niya. Halos namamaryo siya. O, di ka magandang tingnan pag ganitong klase ang upo. Talaga siya'y good na good. Bibihira lang lalabas ang kambal na upo. Siguro kami, napakadami na namin katatari ng upo. Ay hindi kami nagkikita ng kambal ngayon lang. May katulong siyang 7 tao sa pag-aani ng upo. Pagkakuha, pagsasamahin ito at isa-isang hinuhugasan. Ibinabalot ito, 10 piraso kada plastik. Minsan ang nalugi si Luisito, 2009 ang manalasa ang ondoy. Nasira ang mga tanim niyang upo na nagkakahalaga ng higit 40,000 piso. Hintay lang, aray. Mas maganda ang daan dito kumpara doon sa aming barangay sa Barangay Limbon. Sobrang rough road. Pansin nyo naman, ang lalim ng lubak. Mga 30 minutes ay doon po sa kabila. Abutin po tayo mga isang oras. Mahalaga na hindi malamog ang upo sa biyahe dahil bababa ang presyo nito. Kalahating oras, nasa bentahan na sila. Andito na tayo sa Bagsakan ng Gulay, dito sa sentrong pamilihan sa Prose. ₱480 piraso ng upo ang laman ng kanyang tricycle. ₱400 ang ibinayad nila sa dalawang tricycle. Marami pang ibang gulay rito. ₱63 kada kilo ang ampalaya kapag ipinasa sa mga namamaktura o supplier. ₱35 per kilo naman ang talong. ₱27 kada kilo ang pechay. Ang sili, ₱70 per kilo. At ₱36 naman ang kilo ng sitaw. Pwede sa 13. ₱140. Wala ba rin? Kayo, kayo, kayo. Kayo, kinukuha, hinihingi na niyan lahat. Ay, magkano? Magkano ka? Ay, 80. Patulad mo sa araw. Ito, mas barat ito. Dito, ayos to, ayos to. Ay, ito, trupa ito. Ang mga may pwesto rito sa Prosi ay nagbabayad ng renta araw-araw. ₱20 para sa mga nasa bandang likuran. ₱25 naman ang mga nasa harap. Ang isang purpose nito ay bantayan yung mga gulay ng aming mga magsasaka. So kung sakaling may mawala, andyan naman CCTV, pwede naming i-backtrack yung ano para mapanood kung saan napunta, ano nangyari. So hanggat maaari, tinitingnan namin kung saan napunta yung gulay nila. 2004 nang itinayo ang bagsakang ito sa Sariaya, Quezon. Sa ganong pamamaraan, nababawasan na natin yung additional pa na gastos sa tracking. Parang ganun, para mas mapababa natin yung presyo ng ating gulay. Mahirap ang sitwasyon noong wala pa ang Prosi. Kanya-kanyang hanap ang mga magsasaka ng bibili ng kanilang ani. Binabarat o inuutangan din daw sila kung minsan. Noong una, yung wala pa yung sentrong pamilihan, doon talaga hindi halos kumikita yung parmer. Mag-harvest ka ng gulay. Pagka-harvest mo ng gulay, kukunin nila ng walang presyo. Kinabukasan pa yan magbibigay ng presyo. Noon naman, wala. May medyo man kasi namimili noon na nauutang sa amin. Minsan hindi kami nababayaran o kaya ako lang naman yung bayad noon pag middleman. Pero ngayon, natutuwa kami kasi nga may sentrong pamilihan. Diretso na pera kaagad.
Yun ang pagkakaiba ngayon at noon. May schedule ang bagsakan ng gulay rito. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 2 ng madaling araw hanggang alas 4 ng umaga. Hindi lang mga taga Quezon ang dumadayo rito, pati ang mga magsasaka sa karatig na probinsya gaya ng Laguna, Cavite, Batangas at Rizal. Dito nagtatagpo ang mga magsasaka at ang mga tinatawag na namamaktura. Okay na sitaw mo, okay na ang iyong upo, may ang palaya ka na. Malaki ang papel nila sa bentahan ng gulay. Ayaw ang palaya, naagaw na. Ay, ba't ang palaya kinuha niya? Akin yan! Eh, hindi ko alam, tutay, dahil order sa akin ay 220. Ari na may kumuha agad, di ko naman ari binibigyan, ari aling ari. Hirap, tayo hindi tayo nakaagaw ng talong dahil may... Hindi tayo nakaagaw doon ng talong. Ito ang kaisa-isang pagsaka ng gulay dito sa Quezon. Bultuhan ang bentahan rito. Lahat ng gulay ay nakabalot ng tigsa 10 kilo. Si Leti, mahigit 10 taon nang namamaktura ng gulay. Namamaktura ang tawag sa mga middleman. Ibebenta niya ito sa mga supplier. Ang order sa kanya sa araw na ito ay sitaw, sili, upo at ampalaya. Tuwing tag-ulan, kakaunti ang supply ng gulay, kaya agawan sa supply. Unang dumating ang upo at ampalayang order ni Leti mula sa suki niyang magsasaka. Ang 120 pirasong upo ay ibinenta sa kanya ng 22 pesos kada piraso. Ayan na nga yung upo. Sige, anuhin ba o baka maagaw? Kuya, paki-atras na lang, Dine, gawa nun. Paparking na yung truck. Sige. Hindi, sayo na, sige na. Ang 100 kilong ampalaya ay nakuha niya ng 63 pesos kada kilo. Ay, yung ampalaya, naagaw na. Ay, ba't ang ampalaya kinuha niya? Akin yan! Eh, hindi ko alam, tutay, dahil order sa akin ay 220. Ari na may kumuha agad, di ko naman ari binibigyan, ari aling ari. Sa labas pa lang ng pamilihan ay sinasalubong na na mga mampapaktura ang mga sasakyan ng gulay. Halos 200 sila rito. Talagang hindi maiwasan na yung iba kasi gusto talaga kumita. So hindi naman, naiintindihan naman namin yung sitwasyon nila. Hindi naman kami tumitigil sa pagsaway o pakikipag-usap doon sa mga tao. Sitaw. Walaw, walaw, walaw! Pare, walaw yung hak at saka seme, akin! Oh, nakagabayad ako sa sitaw nga pala. Tari na! Sitaw at sili ang sumunod na pinakyaw ni Leti. 126 kilos ang kinuha niyang sitaw. 36 pesos ito per kilo. Tutay, yun ang ating sili o sigang dalawa. Mag-uupo ka pag 3. Kinulang ang pera ni Leti pero hindi pa niya nabibili lahat ng order sa kanya. Mandel ba, kuhanin mo na. Tutay niyo na ako, saglit yan ha. Thank you. Pangihira muna ako.
dito sa aking best friend. Siya yung nahiraman ko dito, si Mercy. Magkano po ito? 12 po. 12 po, napahiram ako ng 12. Ang hirap maghanap buhay, ang hirap. May good pa! Wala ang cellphone ko. Ayan rin pala. Hello, ate. Take it. Oo. Mga siguro isang pulang talong. Okay na, sitaw mo. Okay na ang iyong upo. May ampalaya ka na. Ayan, talong lang problema ko. Mga sampulang siguro. Sige, kukuha ka ga. 70 talagang kuha ko. Patubuhan muli ako kagaya nung dati. Bali, binigay ko na kahit kung tilang ang tubo ko. Dahil mahirap pagbenta. Hindi pa gaano nakakapagpahinga si Letty nang magpahabol ng order ng talong at petsay ang supplier niya. Hirap, tayo hindi tayo nakaagaw ng talong dahil may... Hindi tayo nakaagaw doon ng talong. Hindi pwede, kaya hindi yun. 200 ang order sa atin, hindi ko nga alam kung ilan. Tingnan natin, baka sakaling makakaagaw ako. Ito'y may order lang. Tingnan ko, baka sakaling. Hindi mo kayang bigyan kahit na dalawa lang. Kontaktag ko lang doon kaya ti Heidi. Ay, pwede ko na kuhanin. Ibinenta sa kanya ito ng 35 pesos per kilo. Makalipas ang 3 oras, nakabili si Letty ng talong, semi-talong, sitaw, semi-sitaw, upo, ampalaya, semi-ampalaya, petsay at siling pangsigang. 2 piso kada kilo ang patong niya sa sitaw at petsay. 3 piso naman ang patong niya sa talong. 4 piso ang dagdag niya sa upo. Pinakamataas ang patong niya sa ampalaya. Ang 63 pesos per kilo ay ginawa niyang 70 pesos per kilo. Wala naman siyang ipinatong na tubo sa nakuha niyang sili na nagkakahalaga ng 70 pesos per kilo. Mahigit 600 kilong gulay ang order kay Letty ng buyer niyang si Belen. Nagkakahalaga ito ng mahigit 25,000 piso. 2 sigang, 90 sitaw, 100 ampalaya, 45 na siming ampalaya. 22,500 pesos ang paunang bayad ni Belen kay Letty. Babayaran niya ang balanse sa susunod na linggo. Tumubo si Letty ng mahigit 2,000 piso sa pamamaktura ng gulay. Uy, nandiyan na yung sito na ano ha? Akin na yung resibo ko. Sa tagal niya sa pamamaktura, naging mas maingat at mapili na raw siya sa mga supplier. Ayaw na raw kasi niyang maulit pa ang mawala ng puhunan. Umabot kasi sa 500,000 pesos ang nalugi sa kanya dahil sa utang ng mga supplier mula 2010 hanggang 2012. Hindi na raw niya nakita pang muli ang mga ito. Gulay din sa taas. Tapos ito natatakpan, marami ba yun? May sariling jeep si Belen. Bago pa man sila dumating sa Prosi, ay kargado na ng gulay ang kanilang sasakyan. Saan ang driver mo? Aabot ng 2,000 kilong gulay tulad ng sitaw, upo, talong, sili, ampalaya, kalabasa at petsay ang laman ng kanilang jeep. Po, papunta sa Candelaria, magkakarga ng talong.
Candelaria ang jeep para kunin ang karagdagang talong. Kulang kasi ang sinuplay sa kanila ni Letty. Inabot ng mahigit 4 oras ang biyahe mula sa Riaya, Quezon hanggang Mega Q-Mart sa Quezon City. Mas mahirap daw magbaba ng gulay kapag umulan. Ay, mahirap talaga pag bababa ng gulay, lalo na ulan. Babasa ang magbababa. Halos 5,000 piso ang nagagastos ni Belen kada biyahe. 1,500 pesos ang napupunta sa krudo, 650 pesos ang bayad sa toll, 1,100 pesos naman para sa driver, 500 pesos ang bayad sa pahinante, 320 pesos ang ticket entrance sa Mega Q-Mart. Pagdating ng gulay sa Metro Manila, hindi pa natatapos ang pag-akyat ng presyo nito. Halos 4 oras lang ang tulog ni June. Medyo po mahirap. Sa umaga, minsan parang gustong pang tumulog. Pero wala po tayong magagawa kasi yung negosyo natin, pababayaan. Pasado alas 10 na nang makarating sa Mega Q-Mart sa Quezon City, sina Belen. Alin pong dala niyong gulay yan? May talong, may sitaw, may ampalya. May talong, may sitaw. Sige po, pag nababa mamaya, order po ako sa inyo ha. Titingnan ko yung gulay niyo. Tatlong beses kada linggo kung dumarating ang mga gulay rito galing sa Riaya, Quezon. Pinsila mo na at baka kulang yung talong. Ang ibang gulay naman, diretso sa pwesto ni Belen. Bukod kasi sa pagiging biyahera, nagtitinda rin siya ng gulay. Higit sa kalahati sa mga ibinyahin niyang gulay ay order ng mga vendor dito, tulad ni June. Ito na yung talong, magkano nga ang sabi ng punan dito? Magkano? O, 45 daw yung punan nito. Mura, mura ang pitsay ngayon, mura. Kapag maulan, kinakabahan si Belen. Madali kasing nasisira ang mga gulay, tulad ng pitsay, kaya dapat ay maibenta agad. Dapat raw tuyo ang mga bibiling gulay para hindi ito madaling masira. Titingnan niyo po yung plastic. Mabalik-balik tarin niyo lang po yung plastic. Pagka tuyo yung plastic, hindi basa sa loob, okay po yun. Pagka basa, madali pong malusaw yun. Hindi tayo nakakasigurado dun, baka hanggang umaga lang lusaw na yon, masisira na siya. Tatlong taon ang kumukuha ng gulay si June kay Belen. Ito na po yung napili ko sa kanya, dadali ko na po sa piyesto. Oh! 1,800 pesos ang kuha ni June sa 4 na bag ng talong, 10 kilo ang bawat bag. Ibig sabihin, 45 pesos per kilo ang talong. ₱400 naman ang 10 kilong pechay o ₱40 kada kilo. ₱30 kada piraso ng upo. 20 upo ang binili niya.
Bumili rin siya ng isang supot ng siling labuyo na nagkakahalaga ng 200 pesos. Umabot ng 3,000 piso lahat ang ipinamili niyang gulay kay Belen. Ayos siyang magbayad. Pag sinabi niyang mamaya, bukas, talaga naman kinabukasan nagbabayad din ang mga tao. Ito na po, dumating na yung in-order ko, yung gulay. So tapos na po ako mag-impake. Magsasarado na po ako ngayon kasi medyo malalim na rin po yung gabi. Kailangan ko na rin mamahinga. Halos 4 na oras lang ang tulog ni June. Ah, ito po, magbubukas na ako ngayon. Ito na po yung ginagawa. Medyo po mahirap. Sa umaga, minsan parang gustong pang tumulog. Pero wala po tayong magagawa kasi yung negosyo natin, pababayaan. Maagang nagsisimula ang araw ng mga vendor. Pang-apat ang Mega Q-Mart sa pinakamalaking bagsakan ng gulay sa Metro Manila, ayon sa Department of Agriculture. Mahigit isang dekada nang nagtitinda ng gulay si June. May dalawa siyang pwesto. Ito po yung pwesto kong isa. Ito po yung mga kasama ko, ito po yung misis ko, ito yung bayaw ko, yun po yung kapatid ko. So ito po yung nandiditong gulay namin, ito po yung pang-wholesale at saka retail, at saka pan-deliver po yung iba. Taga Batangas ang pamilya ni June. Ang kanilang pwesto na ang nagsisilbi nilang tirahan na mag-asawa. Ito yung tinutulogan namin. Yan. Minsan po, medyo mainit talaga. Pag mainit yung panahon, pag malamig naman, okay rin. Wala po kami inaanoan na ano eh. Malayo kasi yung bahay namin. Sa probinsya po, sa Batangas. Sa Lubo. Halos 700 pesos kada araw ang renta niya sa dalawang pwesto sa palengke. Ito na po yung kabila kong pwesto. Yung nagbabantay po rito, yung utol ko. Ito yung gulay po rito. Ito po yung pantingi-tingi lang namin. At ito po yung mga ginayat. Pampakbit. At saka yung mga binalatang patatas. Binalatang carrots. Ayan po yung ititinda rito mamaya madaling araw. So ngayon po, niready lang namin yan para mamaya po hindi na namin trabahuin. Mga ginayat na gulay na para sa chop suey at pinakbit ang tinda nila rito. Ito na po ngayon yung sitaw. Ito po, inilinis na po namin to para mamaya po madali na siyang anuin. Naka-ready na po siyang gayatin. Hindi na namin lilinisin. Madaling araw, dumadagsa ang mga suki nila. Anong pati? Alang bati ilan? Ay, nakabili na ako. Ito. Kuha na muna kahit kalahati. Sige naman. Kuha na. Kadalasang mga may-ari ng kantin ang suki niya. Ang presyo ng kanilang paninda nakadepende sa kung magkano nila ito nabili. Pagka mababa na yung gulay, mag-a-adjust din kami, magbababa rin kami ng presyo. Pag mataas, mataas din po yung presyo kasi hindi man pwede tayong magbaba kasi malulugi naman ako. Yun ang ginagawa namin. Kaya yung mga suki namin, yung iba nakakaunawa. Yung iba naman, hindi ko rin masabi. Yung iba, umalis din. Pero pag bumaba uli yung gulay, back to normal na uli sila uli. Balik din sila. Ayan po yung ano, yung may-ari. Yung madala, yung suki ko mismo. Pinakasuki ko. Okay, bigyan mo na. Tanyo. Minsan pinagbibigyan na lang ako ng mga to eh, kahit alam nilang patalon.
Q-Mart bandang itaas. Everyday kong ginagawa ito tuwing madaling araw. Magsasampung taon ang namimili rito sa Mega Q-Mart si Emily. Oh, dito tayo sa Gulayan area. Dito na ang gulay yan. Puro gulay na yan. Mula dyan hanggang dun, sa dulo. Isang minuto lang. Mahilig tumawad si Emily. Ayoko puro kalabasa. Marami akong kalabasa. Eto, tama na to ha. Okay na to. Yan. Kasi ako, ano eh, masalita ako, maano ko, mapagtanong ako, mapagbiro, may sadya akong tumawad. May pagkakuripot ako. Yun. Kung gusto mong makuha, hindi mo man makuha, daanin mo sa ano, sa tawad, magandang pagtawad, masayang tawad, ganun. Bigay niya tindi, masaya kayo pareho. Bultuhan kung bumili ng gulay si Emily, may karinderya kasi siya sa Cubao. Unang-una, para makuha natin ang diskwento, kukuha tayo ng bultuhan. Sa loob ng halos 5 taon, iisa ang suking tindero ni Emily. Ayan po yung ano, yung may-ari, yung madala, yung suki ko mismo, pinakasuki ko. Okay, bigyan mo na. Kita nyo, minsan pinagbibigyan na lang ako ng mga to eh, kahit alam nilang patalo na eh. Bumili siya ng halos 10 kilong pechay. 40 pesos kada kilo ang kuha niya rito. Dahil suki, hindi na nagpatong si June. Pero sa iba, 5 piso ang tubo ni June sa bawat kilo ng pechay. Parang ano, napunan na lang yung binigay namin sa kanya. Kasi hindi pwede kami tumanggir kasi suki namin yun eh. Pag hindi namin pinagbigyan yun, baka magtampo sa amin. Meron kasi ibang items na siyang kinuha. Hindi lang naman yung pechay. Bultuhan din silang bumili. Yun, kumbaga, 1 kilo lang o 1 piraso ang pakapagbenta niya. Pwede niyang mabawi yun sa iba. At pag hindi pa niya binilisan ang pagbebenta, dadating, hindi niya maibibenta, basta lalo siyang lugi. Diba? Mabuti na yung ibenta niya na ganun or break-even lang, kaysa ultimately, natapos sa maghapon na lalong naluluma rin yung kanyang stock. So, habang yun ay naluluma, mababa ang presyo niya. Hindi nabibiling gulay, ginagayat ni June at binabalot. Ibinebenta niya ito ng tingi. Kung si Emily Bultuhan ang binibiling gulay, si Marie Chris naman patingi-tingi kung mamili. Hindi raw lalagpas sa 150 pesos ang budget niya tuwing namamalengke kada araw. Gulay raw ang madalas niyang bilhin. Kumbaga yan nagpapabigay sa atin ng sustansya sa katawan. Nagpapasigla. Kahit sabihin mong walang halo yan, puro gulay, talagang walang halong. Talagang kahit araw-arawin mo yung gulay, the best talaga yung gulay. Hello po. May ano? Bumili siya ng 1 pirasong upo sa halagang 30 pesos. Walang tubo ang presyong ibinigay ni June sa kanya. Pero karaniwan ay 5 piso ang patong ni June sa bawat piraso ng upo.
kahit marami ang tumatawad, kumikita si June ng 500 pesos hanggang 2,500 pesos kada araw. Kuminsan nga po eh, medyo nasi-short sa gastusin. Sa bahay po, gumagastos pa rin kami. Ayon sa World Health Organization, bawat Pilipino ay kumukonsumo ng 40 kilo ng gulay kada taon. Kapos ito sa recommended dietary requirement na 146 na kilo. Kumakain na ako ng gulay every day. Kahit tumaas pa yung price niya, bibiling ko pa rin. Kasi mahirap kung may pambili ka, wala ka nang mabibili kung walang supply. Kumakain po kami ng gulay kahit po mahal. Kasi lang, kailangan po namin bumili kasi para din po sa katawan namin. Halimbawa, bibili ako ng 3 kilo. Bibilihin ko na lang, 2 mahigit na lang. Para magkasya po sa budget. Oo, para magkasya sa budget. Dahil sa dami ng pinagpasahan, hindi maiiwasang tumaas ang presyo ng gulay. Ngayon, meron namang pagkakataon na hindi mo rin masisisi na magkaroon ng mga taong mai-involve dyan na kumbaga sinasabi nating may mga functions sila na ginagawa. Kasi ang farmer, hindi naman niya ma-perform yung mga functions na yun. Hindi niya magawa kasi wala siyang sasakyan. So, itong mga trader may sasakyan para kuhanin ang kanilang produkto. Malaki ang ipinagbago ng presyo ng gulay mula sa taniman hanggang mapunta ito sa hapagkainan. Ang 22 pesos kada piraso ng upo sa Sariaya, Quezon, nagiging 30 pesos pagdating sa Mega Q-Mart. Ang pechay naman mula 27 pesos nagiging 40 pesos pagdating sa palengke. Sa buong proseso ng pagsunod namin sa pag-aangkat ng gulay mula sa Quezon, biyahero ang may pinakamalaking patong sa presyo. Wala naman sigurong malulugi doon sa buong sistema, pamula doon sa magsasaka hanggang doon sa dulo ng ating ng marketing system. Kasi bawat isa sa kanila, may katumbas yun na kung ano ang kanilang, hindi ka naman magbebenta na palugi. Kung ang magsasaka, ibebenta mo ba ng palugi yun? Siyempre, marirecover mo yung kailangan makuha mo, yung ginastos mo. At at the same time, makakuha ko rin ng konting kinita doon. By next year po, 14 pamilihan sa buong bansa natin ang gusto po naming ma-establish na ganito po yung sistema. From farm going to the first market, ay wala pong intervention ng any middleman. And then, pagdating naman po doon sa sentrong pamilihan, meron po kaming mga idinidesign na sistema rin na kung saan pwede pong magkakaroon ng interaction yung pong mga market managers. Ngayong taon, bumaba ang produksyon ng gulay ayon sa Department of Agriculture. We'll be expecting prices to go up due to shortage. Assuming the same level of demand, lack of supply will trigger price to increase. In fact, that is usually common yan for the past 10 years na especially the month of August, bababa yung supply because of this typhoon. Yung pong high value crops or yung pagugulay po natin is even more lucrative kaysa sa ibang crops po natin. Ang kailangan lang po, susunod sila doon sa timing ng pagtatanim at saka ano po yung klase ng halaman na dapat nilang alagaan at any certain period of time. Kung patuloy na mababawasan ang mga aning gulay, babagsak ang kabuhayan ng mga taong dito nakadepende. Nga po, nababahala nga po kami kasi yung pong sanin ang pagmamahal ng gulay. Kasi pagka ganun na po yung dumarating, kunti-kunti na. So ibig sabihin po, nakakapos tayo sa suporta ng gulay dito sa Manila. Kaya yung gulay po, pinag-aagaw-agawa ng magtitinda rito. Kaya nagmamahal. Masarap at masustansya, yan ang gulay. Huwag sana dumating ang panahon na ang ordinaryong Pilipino hindi na kayang bumili nito. Hindi biro ang prosesong dinaraanan ng ating pagkain bago ito makarating sa ating hapagkainan. Isa itong hanap buhay na kaakibat ay maraming sakripisyo. Kaya sa ating mga kapuso na nasa linyang ito, huwag basta sabihin, magsasaka lang ako.
Taas noong ipahayag, magsasaka ako. Naghahatid ng pagkain sa mesa ninyo. Kung kayo po ay may impormasyon na nais ipaalam sa amin, mangyari pong makipag-ugnayan sa aming Twitter at Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang ID mo bilang Pilipino, nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malumang Ahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.